madalas na kinukulit o nire-wrestling, yun daw yung talagang nagiging maharot paglaki. Maharot. Kasi nasanay nga ng, yeah. Diba? Yes. Okay, so si Kuya Raymond mo daw yung naging mentor mo or nagsilbing unang mentor mo dito sa actingan, RK? Not just in acting eh. Actually, nung bata ako, alam mo yung lahat tayo, parang wala naman tayong definite kagad na set ng personality eh. Wala akong ganun eh. Growing up, he was always there. Lagi akong pumupunta sa bahay nila, lagi akong kasama sa lahat ng lakad niya. Mga tapings, and, shooting. Tapings, sumasama ako behind the scenes. Anong age mo nun? Mga 13, 12, 13? Ano pa, mga 10. Younger 10, pa. 10, okay. 10, grade 4. So, yung pagiging mentor, yes, tinuruan niya ako ng acting. Pero it was more than that eh. He was really a role model for me. Okay, parang, so paano kanya ginabayan bilang kuya? Nako, ang dami namin mga late night talks lagi nito. Talks about life in general. Parang kumbaga, I would always look back in those moments and nire-recognize ko na something na kumbaga nagdikta kung saan ako pupunta sa buhay. Kaya, correct. Si Kuya Raymond kasi pag nakasama mo siya talagang pag magbigay siya, ang dami niyang words of wisdom, 'di ba? Pag nakasama sa trabaho. So nung since bata kayo, talagang barkada kayo, hindi na kayo magkapatid, barkada kayo. At may mga interest kayo talaga na pareho tulad ng martial arts. So ito ay bakit niyo nagustuhan? Ba't niyo nakahiligan 'to? Ako talaga mahilig ako sa martial arts. Ever since 10 years old, iba't ibang martial arts. Si RK, mahilig siya talaga basketball. MVP lagi yan. Pagka may mga liga sa iba't ibang village, laging MVP siya. So I'm very proud of him. So ngayon, kami nag one-on-one kami. Pag hindi ko na kayang matalo, may martial arts na ako. Kinasaikik ko na siya. Pinafying kick ko na siya. Kasi galing eh. Kuya, ano ba? Kanya-kanya, no? Yeah. Kanya-kanyang galing eh. Yung magkakapatid, diba? Hindi pwedeng para-pareho eh. Ang nakakatawa dito, dahil martial arts ang hilig niya, ako nga basketball eh. Sabi niya, pag ikaw na paaway ka naman, syempre, may nagkakapi ko rin sa basketball. Hindi mo naman pwedeng batuhin lang ng bola yung kalaban mo. Dapat marunong ka. So, tinuturuan niya ako. So, ang ginagawa niya, yung mga moves na natututunan niya sa mga Aikido, Jeet Kune Do, sa akin niya ginagawa. Gaganon yung kamay. Pinipressure point ko siya, sabihin ko. Ito ang ginapractice. Alam mo, may pressure point dito. Aray! Oh, ayan o. Oh, ayan na naman. Laging ganyan. Laging ako yung subukan mo to. Laging ako, aray! Oh, see? Laging ako yung ginipig niya. Nagigigil kasi dati maliit sa alaga, pinagigigilan namin siya. Hanggang ngayon, ever since. Pag magkikita kami yung mga 2 weeks. Three boys ba kayo? Three boys? Yes. Wala, boys kayo. No, three boys. Tapos, mga 5 girls. Five girls. So, dami din ng girls, ha? So, yeah. Ito, pwede nyo ba kaming pakitaan ng inyong mga moves na talagang, ito, meron kami mga ano dito. Arnis? Arnis ba tayo Arnis dito? To. Ito, favorite ko dati. Ito, pinapalo ni Papa sa akin. Okay, dahil favorite niya yan, Mond. Dahil favorite ni Ma'am Shimels, turuan mo. Yan, si Ma'am Shimels. Gusto mo ba sumali? Mahampas-hampas niya yung sarili niya. Di ba di ayun? O, oh, sige, papakita muna nilang dalawa. Hindi, pakita niyo muna. Seryoso ba kayo? Kasi parang sabi ni RK, delikado doon si Raymond. Kaya manginig sa'yo. Ang saya siguro pag may kuya ka na talagang tutok din, no? Hey, sa school, ba? May Arnis ba tayo na subject? Bumibilis na, oh. Mo naman, RK, matuto. Kung ako yan, hampas ko na yung ulo ko. At nandito na tayo. Ayan, oo. Di ba, mahampas mo yung sarili mo? Okay! Wow, ang galing naman. Ang bilis si RK, ha? Matuto, ha? So, gano'n nakatagal itong ginagawa mong pag-a-Arnis? Matagal na, mga siguro 20 years mahigit na po. Eto, usaping magkapatid ulit. Meron kaming, may binuking sa amin, RK, si Kuya, na tawag daw sa'yo dati. Yung may asim eh, sosyoy? So, paano ba? Paano sasabihin sosyoy asim? Sabi ko, bakit? Baka magalit to. Ito mo yung mukha niya. So, bakit? Ang nagbansag doon yung father ko po. Sosyoy asim? Sosyoy asim. Father ko kasi mahilig magbigay ng mga nickname. Pag nakatutuwa sa tao, yun eh, may matuwa sa tao. Alam ko, may babalik. Teka, hindi pa tapos. May babalik sa akin yan. Eh, si RK noon, mga 2 hanggang 5, ganyan. Lagi naglalaway. Ayun. So, naglalaway lang siya, ganyan. Sabi ng tatay ko, oh. Kasi meron kasing lechon na, yung pangalan ng lechon. Lechon is sosoy asin.
Parang ako yung naglaway ngayon. Sabi sa kanya, "Hoy, Tosoy Asim. Laway ka ng laway dyan." So simula nun, Tosoy Asim na siya. O may comeback yan, may comeback. Anong comeback? May comeback ano naman ang tawag kayo? Ano naman si Onyot eh, di ba? Onyot? Onyot kasi June-June ako eh. June-June. So binabaliktad lang yun. Onjo, di ba? Nilagyan niya lang ng onyo. Onyot, nilagyan ng tea. Maarte ang father ko eh. Oh, si Onyot naman. Ito naman si Onyot. Grabe. So, June-June-Junior. Usapang yeah, Junior-Junior. Ano ko kasi eh, Ramon Bagatsing Junior the third ako eh. May Junior na, June. May the third pa nakakalito nga. Mm-hmm. Kala ko kaya asim, maasim siya palagi. Hindi, nung bata nga ako, si Tulu Laway palagi, maasim ang kilikili kasi laro ako ng laro kung san-san. Tapos, pag nakikita nila ako, oh, ang asim-asim mo na naman. Tapos may kwintas ako dito. Yung nalibag. Sa leg. Layer-layer. Bagli-bagli. Huwag kang mag-ala, Erky. Marami naman. Marami. Oo, yung friend ko nga. yung friend ko nga pati yung kilikili dyan. May bagli. May libag. Hanggang ngayon, asim pa din eh. May asim.